Hey guys, good morning. So, good morning. Happy Saturday. So, ngayon lang tayo naka-video ulit, no? Gawa na ang may ginagawa tayo. So, busy. At ngayon guys, bakasyon na, no? So, wala nang pasok, wala nang klase. So, ang panahon natin ngayon by June. So, medyo matumal yung bentahan ng itlog gawa ng wala ng pasok. So ito papasok lang natin dito sa Pugo area natin. So patayin lang natin yung ilaw. So meron tayong dalawang ilaw at saka dun. So ngayon guys, morning, hindi pa tayo nagbibigay ng pagkain sa kanila at yung patubig. Kasi kakarating lang natin, may lakad tayo. So, ang ginagawa natin ngayon guys is nandito. Marami tayong ipon na itlog, no? Kasi gawa ng hindi na, medyo matumal na yung bintahan ng itlog. Gawa ng wala nang pasok. So, pag ganito yung stage guys, ang gagawin natin, didiscarte tayo sa pang feeds, no? So, ang gagawin natin since yung binibili kasi natin ng feeds guys na pera na kinukuha natin is galing din dun sa income ng itlog nila, no? So pag may bumili ng itlog nila, yun yung i-rolling natin pangbili ng feeds. So since ngayon marami tayong stock diyan, meron diyan, tapos dito meron pa doon, tapos meron pa tayong hindi na harvest. Yan, kukunin pa natin yun. So, ang ginagawa natin, yung pag may bumibili, yung ginagawa natin, yung unang harvest, halimbawa, ito yung unang harvest, kasunod yun, tapos yun, tapos dun. So, ang una natin ibibigay, ito. Tsaka yun, kung maramihan. Pero kung, halimbawa, 200 to 300, ito, tsaka dagdagan natin dun. So, hindi natin iuna yung na-harvest ngayon. Mas ibigay natin yung nung nakaraang araw, no? Yun yung ibibigay natin para hindi ma-stuck yung itlog natin at hindi masira, no? So yung mga naunang harvest, yun yung ibibigay natin, no? So ito guys, so wala tayong pambili ng feeds. Ang gagawin natin, yung sako naman yung gagawin natin. Yung sako guys, yan, meron tayong dalawang drum na sako. So aabot ata yan ng 80 to 100 pieces, no? So, ibibenta natin yan sa 10 pesos isang piraso na sako. So, ibibenta natin yan sa Nutrimart. Yan. So, yung green na sako, ito yung Nutrimart. Nutrimart po yan. So, Unipid Simran. Yan. Unipid. So, yun yung gamit natin na pang paitlog ng ating pugo. At yung, meron naman dito pang booster, yung tawag doon is Bio 1000. So, galing din yun sa Unipids na brand. No. So, medyo matumal talaga ngayon guys yung bintahan ng itlog ng pugo. Gawa ng wala nang pasok. So, ang ginagawa natin yun lang. Kinukuha natin yung mga nauna. So, yun yung ibibenta natin. Medyo marami namin na yung itlog nila ngayon guys. Yan. Tapos yung bagong layer natin na nasa taas, yan. Ito yung bagong apisa natin na ng itlog na din, no? So meron pang coming noon na nasa incubator natin. So ang ginagawa natin ngayon is magpapapisaan lang muna, no? So magpapisa ng papisa para pag-open ng pasukan. So meron tayong nakahanda na pang-pangliing, no? So dito marami pa naman tayong bakante na ulungan. Tapos gagawa pa tayo dito. Ayan. Gagawa pa tayo dito. So yun lang yung gagawin natin. Ipunan lang natin yung itlog at ilagay sa lagayan na hindi sila mabasag. At i-check lang natin palagi yung may basag na itlog. So, hindi na natin yun, isama para pag masira siya o mabulok, hindi mahawaan yung iba, no?
So, ito yung stock ng itlog natin. Ipapatay lang natin yung ilaw. Ito yung dalawang breeder natin, guys. Tapos dito sa baba, meron din. So, bali apat na kulungan yung breeder natin. Ayan. So, magpapakain na tayo sa kanila. Kasi sila ay gutom na no? At hindi pala natin ito nalagyan. Ayan. So yun lang guys yung update. Pag ganitong ano talaga, dapat madiskarte ka pag ganitong buwan, no? Kasi bakasyon at walang pasok. So didiskarte ka na lang ng ano, ng pakain, para hindi sila at magutuman at tuloy-tuloy pa rin yung pag-itlog nila. So, may tao. Yan. So, yun lang guys. Ito yung update ng ating mga alaga. At tuloy pa rin tayo. Kahit na ganito yung panahon. So, medyo na na-experience na din natin to nung mga nakaraang taon. At ganun din yung ginagawa natin para kahit papano, kahit pang feeds man lang sa ating mga alaga, no? Ayos na yan. At paunti-unti din tayong makamangon, katulad ng mga pananim natin, no? So, straight bite, butata ng 3 months, no? Walang init. Pero yung mga farmers, katulad ko, hindi pa rin tumitigil. So, nagdidilig pa rin tayo. So, ganun din sa pagpupugo, no? So, normal lang talaga na may up and down sa negosyo. Kahit anong business na papasukin mo, meron talaga yan. So, ang gagawin mo lang, kahit na mahina, at least gumagapang, no? Tuloy pa rin. So, huwag susuko. Kasi pag sumusuko ka, no? Talo ka dito. At wala. Mag-stop ka talaga. So, ngayon ang gagawin natin, didiscarte tayo sa pang-beads nila para may makain sila. Kasi yung beads nila guys, yung isang sako, hanggang ano lang yun? Hanggang 3 days, no? So, halimbawa, bilang ka, ngayon Sabado, bukas Linggo, tapos Lunes. So, by Monday, wala na. So, kailangan talaga na, yan o. Yan. So, yung isang sakong feeds, 3 days lang, maubos na nila. So, ang gagawin mo, bago mag 3 days, didiskarte ka ng pagkain nila para kahit papano, hindi sila maubos ng feeds, no? So, ang gagawin natin, yun yung gagawin natin. Bibenta natin tong sako para may pambili tayo ng feeds sa kanila. No? Yun. So, yun lang guys. Good morning. Yan. So, magpapakain na tayo sa kanila kasi sila ay gutom na. Pag nakita talaga nila ako, yun. Parang gusto nila akong kainin. Lalo na pag ganito guys. Tingnan nyo. Kukunin natin yung ito. Yan. Ito yung pitan. Ano? Tingnan nyo. Huh? Halos sigalaw na sigalaw sila. Silang lahat. Lapit sa akin, yun, no? Tinan nyo, guys. Gutom na talaga sila, guys. So, papakainan natin. And, good morning. Galaw na sila, guys. Kahit dun, no? Sa kabila. Kasi alam nila na pagkain yung laman nito. Yung baldi na to. So, yun lang. Good morning and happy farming. Tuloy ang laban.